Nang magka-breast cancer ang ina at naging bilanggong political pa ang aktivistang kuya, nagpasya si Lorna na mangibang bansa at mamasukan bilang DH sa Hong Kong. Ayon sa tala ng gobyerno ng Hong Kong, mayroong mahigit 350,000 domestic helpers sa Hong Kong. Mahigit kalahati sa mga ito ay mga Pinoy. Karamihan din nakakaranas ng pang-aabuso. Pero sa kabila nito, hindi napigilan si Lorna na makipagsapalaran alang-alang sa kanyang pamilya. Lorna, where's my sandwich? Hurry up! Okay, madam. I'm hungry. Faster! I need to have this delivered to our shop in Dongguan. It's going to be a long travel. Wei, Tony, ngoi ao kia wei un hai to nei yu tai zu ngo ke noi. Tong yao kap sap ko ko Lorna koi te ye ho man. Dak la, no kao dim la. Madam. Joe-san, Daddy, Mommy. Hey, Kat, Joe-san. Yes, Papa. Mother. She's always busy with the shop. That means we have more time to bond. Where do you want to go after school? Ma, Papa is just asking me for a dinner. Lorna, I have to remind you, only one day off per month. Okay, madam. I have to go. Let's go. Let's go, Papa. You just stay here. Nakakaupos na rin talaga minsan. Nakakapagod. Puri magkakawa! Upo magpapalaya! Ang tao! Ang bayan! Kayo may lumalaban! Matunaw man ang mga katilang yan ngayong gabi. Di pa rin tayo titigil sa paglaban para kay tatay. Sa kundyong leader, tatay. Mga tao, matapang, hindi pa aapi. Kailangan din natin maging matatag. Tulad niya, nasan pa siya? Iksan, hindi ko alam kung... Ano ba yung mas mabuti? Yung nawala na lang siya na parang bula. Wala man lang bakas. O yung sana nakita ko man lamang yung bangkay niya. Hindi ko na rin kasi maintindihan kung anong mararamdaman ko. Kumaasa ba ako na napakabuhay pa siya? O tatanggapin ko na lang na wala na ito? Nay, tumakas na hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha ang hustisya para kay tatay. Narito tayo ngayon upang alalahanin ang ating mga kasamahan at pamilyang bigla na lamang nawala. Ang iba sa atin, nabalo, naulila na tila ninakawan na lamang ang mga mahal sa buhay! Nay? Bakit? Nay! Oh. Nay!
Sumasakit na naman yung dibdib ko. Anay, gusto niyo maupo muna? Hindi. Tapusin natin ang programa. Tapusin natin. Wala naman tayong puntod na pupuntahan. Isa pa, gusto kong naririnig at nakikita ang kuya kong nagsasalita. Dahil kapag nakikita ko siya at naririnig, para ko na rin nakikita ang iyong ama. Pero Nay, hindi naman pwedeng ganyan nung nararamdaman mo. Nay! Uy, kuya! Nay! Alalayan mo, kuya! Bakit tulungan niyo naman po kami? Nay! Lona, I know you. Do you miss your family? Okay, don't worry. You meet them soon. I will ask my parents to have a vacation in the Philippines so you can visit your family while we're there. Good idea, right? I hope it's that easy. I hope your mom is doing well. Still surviving her breast cancer. Oh, wait. I have something for you. Wow. You know, that is my favorite fruit. Thank you. I am so thoughtful of you. You're welcome, Luna. Siya na ate. Importante daw kasi sabi ni nanay. Bakit? Nasaan ba siya? Hello, anak. Pacheck up pa siya ako. Kanina sa doktor. Kailangan na daw tanggalin yung kaliwang dibdib ko kasi kung hindi, nakalat daw talaga yung cancer. Kung mauoperahan, baka humaba daw ng konti yung buhay ko. Pero kung hindi, anak, natatakot ako. Lalaban tayo, Nay. Magdadala, ha? Magpapadala ako sa inyo. Salamat, anak ka. At saka pasensya ka na. Kapag naririnig ko ang boses mo, kumaga ang pakiramdam ko. Okay na po yun, Nay. Si Kuya po, kamusta? Pumunta kami kahapon. Nakakulog pa rin siya. Wala na nga kami panggastos para dun sa kaso niya, kaya nangutang na lang ako sa kapitbahay. Anak, ang hirap kasi tayo na nga yung naargabyado.
tayo na nga yung naapil. Tapos, ganito pa yung nangyayari. Ang ilap pa rin ang hustisya. Pasensya ka na, anak ka. Kasi ikaw lang naman yung naasahan namin. Basta na yung magpapadala po ako ng pera para sa inyong operasyon, saka dun kay Kuya Nakaso. Kahit naman konti lang yung naipon ko, eh. Basta gagawin ko ng paraan kasi, diba, isang buwan lang po ako dito sa Kowloon. Basta papadala po ako na, huwag na kayo masyadong mag-alala, ha? Sige po. Kasi may ginagawa pa po ako, Nay. Ingat kayo lagi dyan, ha? Ninakit, ninakuya. Sa pagdadasal ko kayo parate. Sige po, Nay. Ona. Ah, sir. Maggie's not here. That's why I'm the one checking on you. What have you been doing? I just finished cleaning the kitchen and face room. Now I'm washing the clothes. But you forgot something. What, sir? Here. My clothes. Sir. My wife's not here. She's in mainland China. You know, we can do anything we want. Lona? Hey. Daddy, nete joma yaya. Oh, how hot. Champui sui sima. How about you? Why are you still awake? Lona, can I have some milk, please? I'm doing my homework. Papa, will you fetch me from school tomorrow? Of course, of course. Then we'll go to Mongkok. Mongkok? You want new sneakers, right? Yes! Thank you, Papa. Walang alam ang kapatid mo sa pinagdaraanan ko. Hindi kasi siya ang nakaladkad, nabastos at nababoy. Nasaan ka nung naroon ako sa Olongga po? At nasaan ka nung tinangka ng Amerikano akong pagsamantalahan? Isinusumpa ko, ikaw ang mananagot sa aking kaluluwa. Kasusok lamang kanawa ng bawat ina na siyang dahilan ng kamatayan ng kanilang mga anak. Hindi ako paaapil. Hinding-hindi. Isinusumpa ko. Isinusumpa ko. Ang galing nila, no? Ang galing ng batuhan na linya nila. Parang totoong-totoo. Alam mo, ipe-perform nila yan sa susunod na Sabado sa Cultural Night. Wait. Bakit parang natahimik ka bigla? Okay naman ako sa amo ko. Masaya naman ako eh. Mabait naman yung alaga ko si Pei. Paminsan-minsan. Ay, anong pinagsasabi mo? Yung rehearsal nila yung tinutukoy ko. Problema ka ba? Yung amo ko kasi lalaki. Minamanyak ako. Kung tingnan ako, para akong bubaran. Tapos lagi pa ako inihipuan. Bakit ka pumapayag? Alam mo, sumbong na natin yan sa polis, sa labor. Hindi nga pwede. Alam mo, baka mawalan ako ng trabaho. Eh, kailangan ko ng trabaho. Tsaka mamaya, balikta rin pa ako nun eh. Alam mo, hindi ka mababaliktad. Kumuha ka na lang ng ebidensya. Video mo.
sinsang. Ngoy tong magi poy hap. May ke oda. Tote, tote. Daddy, mo yung jawla, mo tayan kan kin. Ah, sinsang. Sinsang, hati choy king la. Tote, tote. Don't you dare touch me or I'll call the police. Nobody will listen to you. Come on. Here. No! You think you're smart now? Huh? Give me that. Give me that. No! Give me that. No! And you need money, right? If you can keep our dirty secret, you will earn money. Let's be nice. I've got your pictures. You better be silent, huh? Something to tell you. What? What is it? What? Nona, go ahead, say it. What do you want to say? Yes. What is it, Lona? You want to say something? Nona, go ahead, say it. Pala? Who? Why, Lona? I'm here to get some milk. No, I'll just prepare it for you. I'll bring it to your room. Uncle Sai, Lona? Faye! Can I ask you a favor? Yeah, sure. What is it? Can I sleep in your room tonight? I can't sleep for the past few days. Sure. Why not, Lona? Thank you, thank you. I'll just give the milk to your room, okay? Okay. Don't you dare, Lona. Don't you dare.
Are you looking for this? No, no, sir. We are alone. Again. Can we do it again? I'll pay you. No! What do you mean? Aren't you enjoying what we're doing? You just do what I say, huh? Or else I will kill you. No! Huh? You understand? Help! Come here! No! 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 No, sir, no! No!
Malaya na nga siya sa pang-aabuso, pero wala na rin siyang trabaho at wala na rin maipadalang pera sa kanyang pamilya. Sa tulong ng mga kaibigang DH, sa isang NGO shelter muna nanirahan si Lorna. Sila ang humihikayat at nagbibigay sa kanya ng suporta na magsampa ng kaso laban sa pang-aabuso ng amo. Pero pagdating sa presinto, nagdalawang isip si Lorna. Sa mga ganitong pagkakataon, mas gugustuhin ko na lang na makita at makasama yung pamilya ko eh. Kasi naman matatili pa ako dito sa Hong Kong. Alam mo, walang madaling paraan, Lorna. Sa lahat ng laban, maaari kang madapa, masaktan, pero kailangan bumangon ulit. Huwag ka sumuko. Paano? Paano? Kung uuwi lang din ako sa Pilipinas, wala talunan lang din ako. Wala rin naman ako naipon eh. Anong plano mo? Hindi mo na itutuloy yung kaso? Hello? Nay. Hello, Lorna anak. Ano pang nangyayari sa'yo? Bakit ilang araw eh, hindi ka naman tumatawag? Ha? Pinapag-alala mo kami. Pasensya ka na anak, ha? Pero kailangan mo nang magpadala ulit dito. Ilang linggo na akong hindi nakakapagpakimo. At saka yung kuya mo, nakakulong pa rin. Ang dami-daming kung ano-anong mga hinihinging mga requirement para dun sa kaso niya. Kailangan mga pagbabayaran, may mga kung ano-anong fees. Si kuya na naman, Nay. Hindi niyo man ang ba ako kakamustahin? Anak naman. Pasensya ka na. Sana naman maintindihan mo ang sitwasyon ng kuya mo. Nakakulong. Kaya ganun. Pagpasensyahan mo na, anak. Nagsamantalaan mo ako ng amo. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Paano nangyari yun? Hindi wala ako magawa eh. Ang ayok niya. Pasensya ka na, anak, ha? Patawanan mong nanay, hindi ko alam. Hindi ka naman nagsabi. Saan ka ngayon? Kamusta ka? Anak? Huwag kang mag-alala. Pagbabayaran ng hayop na yan ang ginawa niya sa'yo. Pagbabayaran niya, lalaban tayo. Hindi na po, Nay. Uuwi na lang po ako dyan sa Pilipinas. Hindi ko na lang po itutuloy yung kaso. Mas kailangan niyo po ako dyan. Hindi, anak. Hindi. Lorna, makinig ka sa nanay mo, ha? Makinig ka sa akin. Lalaban tayo. Pagbabayaran ng hayop na ama mo ang lahat ng hayop ang ginawa niya sa'yo. Hindi tayo susuko. Hindi tayo matatakot sa kanya. Isang tabi mo na muna ang mga obligasyon mo dito sa pamilya. Yung mga ginawa mong sakripisyo sa pamilya. Yung sarili mo muna ang intindihin mo. Naintindihan mo? Lalaban tayo, Lorna. Lalaban tayo! Kamusta ka naman dito sa shelter? Sigurado ka ba, Lorna, na itutuloy mo pa yung kaso? Kaya ko pa ba? Dami ko na kasing iniisip eh. Gusto ko na rin umuwi. Pero sa loob ko, may nagsasabi na huwag akong susuko hanggat may hustisya. Hello? Hello, Lorna. Itutuloy mo ang kaso. Kuya? Nakalaya na ako. Ako na muna bahala kina nanay. Hindi mo na kailangan na umuwi agad. Walang ebidensya sa
mga isinampa sa aking kaso. Tinatakot lang nila ako sa gawa-gawang parata. Oo, kaya magpapatuloy tayo, Lorna. Pero kuya, parang di ko na kaya. Pagod na ako. Lorna, si tatay hindi na pagod. Hanggang sa huli, hanggang sa mawala siya, lumaban siya para sa katarungan. Si tatay? Naniniwala ako na kung nandito si tatay, lalaban din siya para sa'yo. Salamat, kuya. Salamat. Please? What are you doing here? Luna, I know what happened. I saw what Papa did to you. I'm sorry, Lorna. I know everything now. Please, forgive me. I told Mama I'm willing to testify. And she wants justice for you also. Don't say sorry. Minsan, kailangan mo talagang lumaban. At may mahahanap at mahahanap kang kakampi. Lalo na kapag ikaw ang nasa tama. Heto ako ngayon. Tumitindig, hindi susuko. Nahatulang makulong sa loob ng 10 taon ang amo ni Lorna. Pinagbayad din ito ng danyos na nagkakahalagang mahigit 200,000 piso na nagamit ni Lorna sa pagpapagamot sa ina. Mabuti na lang, naging matatag at hindi sumuko si Lorna na ituloy ang kaso at manindigan para sa kanyang karapatan na inabuso. Ngayon, balik Pinas na si Lorna at nakapagpuntar din ng munting negosyo na kanyang pinagkakaabalahan at palalaguin. Magpapakatatag ngayon para sa operasyon mo. Walang susuko. Walang susuko. Ang buhay ay hindi isang daan ng mga tinakdang hirap at pasakit. Ito ay isang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana.
Magandang hapon. Ako po si Marian Rivera. Kumapit ka lang.